Movie recap in Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang fantasy adventure film na Journey to the West, The Demons Strike Back. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina Aiko, simulan na natin. Sa isang lugar sa lungsod ng India, pinaso ng mga tao ang ilong ng isang higanteng monghe upang magising ito. Ito ay si Tang, laking gulat nito nang makitang sobrang liit ng mga tao sa paligid niya. Binalita sa kanya na nasa India na siya, lugar na pangarap niyang marating. Natuwa siya sa narinig at maya-maya lang ay dumating ang master niya. Pinarangalan siya nito ng isang halo, isinuot niya ito at sinubukang kontrolin ang liwanag ngunit nag-malfunction ito at nagresulta ng maraming pagsabog at itim na usok. Panaginip lang pala ang lahat ng ito. Nagising siya sa lakas ng kulog at kidlat. Sa totoo lang, nagsa-sideline pala ang grupo ni Tang sa isang circus. Sa pagtulog, napagkakamala ng monghe si Wukong na babaeng inibig niya. Napipikon ito sa ginagawa ng monghe at wala lang magawa. Kinaumagahan, naghihilian si Zhu at Wu Jing kung sino ang kukuha ng tubig. Para walang away, si Tang na lang ang nagpresenta na kumuha ng tubig. Sa paghahanap niya ng tubig, napansin niya ang isang mansion sa gitna ng tuyot na kagubatan. Kumatok siya sa pinto para humingi ng tubig pansaing. Pinagbuksan siya ng isang magandang babae at sinabing di niya kailangan ito. Inakit ng mga babae ang monghe gamit ang legs na walang peklat at sinabing welcome silang kumain at manatili sa mansion. Sumunod ang tatlo at pinaunlakan nila ang imbitasyon ng mga chicks. Naaninag ng pinunong babae ang aura ng mga disipulo na dating demonyo. Napansin din ni Wukong na ang mga babaeng nakapaligid sa kanila ay mga nagbabalat kayo. Di nakapagpigil si Wukong at hiniling sa babae na ipakita ang kanilang tunay na anyo. Ngunit, pinigilan sila ng monghe at sinabing mahiya sa mga taong nagmagandang loob sa kanila. Habang sinesermonan niya ang mga alagad, agad nag-transform ang mga demonyong gagamba at sinaputan ang monghe. Buti na lang ay nahawakan siya ni Wukong at inalis lahat ng nakasapot sa kanya. Ibinalibag ni Wukong ang mga ito lampas sa bubong. Nilabanan ni Wu Jing ang isa pang gagamba, ngunit nalasan siya nito. Habang si Zhu naman ay umiral ang kamanyakan, pinatungan niya ang gagambang nakatihaya at pinaghahalikan ito. Libo-libong gagamba ang nahulog mula sa itaas. Pumadyak si Wukong sa sahig at gumuho ang kinatatayuan nila. Nalaglag sila sa ilalim. Dito nila nakita ang isang dambuhalang gagamba na binubuo ng maraming maliliit na gagamba. Di nag-aksaya ng oras si Wukong at winasak ito. Hinila nito ang ulo, pinigilan siya ng monghe na gumawa pa ng anumang makakasama sa demonyo. Nilatag ng monghe ang mga gamit kasama ang nursery rhymes para mailabas ang kabutihan sa demonyong na-capture nila. Magsisimula pa lang ng seremonyas si Tang, dinurog ni Wukong ang mukha ng babae sabay binalibag ng paulit-ulit hanggang sa maging alikabok ito. Nagalit si Tang at di man lang nabigyan ng chance ang demonyo na magbalik loob. Ngunit di man lang nagilty si Wukong sa ginawa at nang aasar pa ito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay palayo sa mapanganib na kagubatan. Habang hinihila ni Zhu ang alagad na si Wu Jing na anyong demonyo, matapos malaso ng mga gagamba. Di naglaon ay dumating ang grupo sa isang lungsod na puno ng mga tao. Parang divisoria sa loob ng Enchanted Kingdom ang itsura nito. Natuwa si Tang sa pagiging masiyahin ng mga tao dito. Namangha ang mga ito sa nakitang giant fish na si Wu Jing. Maya-maya lang ay dumating ang ministro ng lungsod na si Gong. Ito'y upang imbitahan ang apat sa palasyo ng hari. Nagtungo sila sa palasyo ng hari at sinalubong sila ng mga kawal, payaso at mga babaeng nakabelat. Aakalain mong nasa loob ka ng Worlds of Fun. Parang bata itong nagtatantrums pag di nasusunod agad ang gusto niya. Nagutos ang hari na magpakitang gilas sila sa harapan niya. Ngunit, di siya nagpakita ng sample. Nainsulto ang hari at inutos na putulan si Tang ng ulo. Napilitan siya sa inuutos ng hari. Dahil wala talaga siyang alam sa pagpe-perform, gumamit sila ng talisman ng pagsunod. Inihagis siya ni Wukong sa dance floor at sinimulan ang performance. Sa una ay nag-breakdance, tapos ay gumiling-giling si Wukong. Parker level up ang sumunod ngunit pagbaba niya, nasampal ni Wukong si Zhu. Nagkataon nakaharap ni Tang ang hari, kaya't nasampal rin niya ito. Ngumaraw-ngaw ang hari, kaya't agad na tinulungan ni Gong na makaalis ang grupo. Mukhang malaki ang gusto ng ministro kay Tang at binigyan pa sila ng malaking halaga. Nakatikim na naman si Wukong ng sermon sa monghe dahil sa mga kalokohan niya sa paggiling-giling at pagsampal sa hari. Sinabihan niya na naman itong bad monkey na ikinagalit nito. Sumagot si Wukong na huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo.
Natauhan si Tang sa madalas na pamamahiya kay Wukong. Nag-sorry ito at nagsabing patawarin siya. Pinatawad naman siya ng alagad. Ayaw lumisan ng monghe sa palasyo hanggat hindi nakakahingi ng tawad sa hari. Ngunit, nakiusap ang ministro na wag nang bumalik at ipapapatay sila ng hari. Nagpumilit ang monghe dahil gusto niyang linisin ang reputasyon nila bilang mga disipulo. Sinabi ng monghe sa hari na di sinasadyang nagkamali ang alagad niya, kaya't inutusan niya si Wukong na humingi ng tawad sa hari. Parang si Flash na hinarap ni Wukong ang hari, imbis na mag-sorry, sinampal niya ito ng malakas. Gumanti ito, at nagsampalan sila hanggang sa di nakatiis ang hari at lumabas ang tunay na anyo nito. Parang dragon itong nagbuga ng apoy na nagtulak kay Wukong palayo. Ibinalik niya sa hari ang atake nito, na nagbunyag na isa pala itong Red Demon na kilala sa pangalang Neza. Ito pala ang responsable sa mga kaguluhang nagaganap sa kaharian. Parang Lastic Man na nagpalitan ng suntok ang dalawa. Mabilis na nahawakan ni Wukong ang ulo ng kalaban at kinutusan ito ng paulit-ulit. Galit na galit si Neza at inilabas ang sandata nitong gulong. Tinangay ang grupo sa lakas ng aura nito at tumilapo ng isda sa labas. Napaatras si Wukong hanggang labas sa lakas ng enerhiya ng gulong ngunit nagawa niya itong masipa at tumilapon ito pabalik. Lumipad ang kalaban palabas at kumuha ng buwelo. Inilabas na nito ang lahat ng lakas at nagsimulang maglabasan ang di mabilang na mga knights na galing sa ibinubuga niyang apoy. Gumawa si Wukong ng panangga na humarang sa mga ito. Sa dami ng sumugod na kalaban, nawasak ang panangga kaya tumilapon siya sa kailaliman ng lupa. Inasar siya ng kalaban, sinigawan siyang stupid monkey, lumabas ka. Nang gagalaiti si Wukong at nag-transform bilang Monkey King na may mas malalaking bandila sa likod. Pag-angat ni Wukong, umangat pati ang buong palasyo sa lakas ng aura niya. Parang gera na sumigaw ang kalaban ng attack. Pinaikot ng Monkey King ang bandila sa likod. Sa lakas nito, nagawa mailihis ang mga knights pabalik sa kalaban. Sa wakas, naglabas na rin ang Monkey King ng apoy galing sa mga mata niya na nagpatalsik sa kalaban. Sa baba, hiningahan ng Demon Fish si Neze kaya't naging matigas ito na parang yelo. Dudurugin na sana ng Monkey King ito ngunit pinigilan siya ng monghe at ginawa na lang itong stuffed toy, tapos ay binigay sa ministro. Di sinasadyang nadiskubre nila ang totoong hari na nakakulong sa ilalim ng lupa. Nagpasalamat ang ministro at naibalik na ang totoo nilang hari. Dahil dito nag-offer ang hari ng babae na gusto niyang makasama sa paglalakbay nila. Hiniling niya sa hari na bigyan ng kalayaan ang mga babaeng asawa niya. Pumayag ang hari, ngunit nagalit ang mga asawa at mas gusto pala nilang manatili sa piling ng hari. May natipuhan ang hari at tinawag ito sa harapan, si Felicity ito na bagong saltang songstress. Pinakanta ito ng hari, di lang pala ito singer, dancer din pala ito. Nabighani ang monghe at naalala si Duan, ang natatanging babae na minahal niya. Gayunpaman, tinanggihan ng monghe ang alok ng hari na makasama nila si Felicity kahit paipilit ito ng hari. Lumisan sila ng kaharian. Kinagabihan, di mapakali ang monghe at naalala si Felicity na nagbibigay alaala kay Duan. Kinaumagahan, tumakbo ang monghe pabalik sa kaharian para tanggapin na ang alok ng hari. Ngunit sinabi ng hari na nabiyak niya na ang palayok kagabi at pumili na lang siya ng ibang babae. Akala ng hari na tatanggi ang monghe, ngunit sinabi nito na okay lang kahit biyak na ito. Sinabi ng hari, na joke lang yun, dahil ang totoo ay tumanggi ang babae na ginusto pang mamatay na lang siya kesa mabiyak ang palayok niya ng hari. Ipinatawag si Felicity ng hari at inalay sa monghe. Makikitang masaya si Tang sa chicks na nireto sa kanya, para silang magjowa na naglalakad sa luneta. Habang si Wukong naman ay nakokornihan sa harutan nila. Habang nagpapahinga, di sinasadyang mahatsing ang fish demon nang tinanggal ni Felicity ang busal nito sa ilong. Nagresulta ito ng pagbalik sa dati nitong anyo. Mabilis na naghinala si Wukong sa magandang dilag, suspecha niya na isa rin itong demonyo na nagtatago sa angking kagandahan. Sinubukan ni Wukong na gamitin ang mahiwagang salamin ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ilang saglit pa ay kumuha ito ng kutsilyo at hiniwa ang braso ng dilag at pinatulo sa salamin ang dugo nito. Ngunit wala man lang senyales na demonyo nga ito. Diskumpiyado pa rin si Wukong at sinabing puntahan nila ang magulang ng babae dahil ang demonyo ay hindi maaaring magkaroon ng magulang. Nasopresa sila at narating agad nila ang Rivermouth Village. Pinatuloy sila ng mga magulang ng babae at lalong napaisip si Wukong kung paano nangyari ito. Sa halip na tanggapin ang kanyang maling bintang, sinimulan ni Wukong na salakayin ang ama at ina ng dilag. Sinabi nito na ilusyon lang ang mga tao at lugar.
Ibinaling ng unggoy ang atensyon sa babae ngunit pinigilan siya ni Tang at sinisi si Wukong sa pagpatay sa babaeng minahal niya na si Duan. At sinabi pa nito na si Wukong ang laging pasimuno sa kaguluhan. Walang nagawa si Wukong kundi tumalikod sa kanyang master at lumabas ng gusali. Dahil sa kinikimkim na galit, nag-transform ito sa kanyang demonyong anyo. Habang nagmumuni-muni ang monghe at babae sa taas ng burol, galit na binalikan ni Wukong ang komunidad, inatake niya ang lahat ng mga tao at winasak ang mga gusali. Pagbalik ng monghe at babae, inabutan nilang wasak na ang mga gusali at patay na ang lahat ng tao, sinabi ni Wukong na lahat ng yun ay ilusyon lang at gawa ng demonyo. Huli niyang aatakihin ang babae ngunit pinigilan na naman siya ng monghe. Sinubukan niyang labanan ang alagad na unggoy sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Buddha Palm Technique. Ngunit pinagpapalo lang siya ng unggoy para matauhan siya, ngunit di pa rin ito naniniwala sa kanya. Nang makitang papatayin na si Tang, nakiusap ang babae sa unggoy na palayain ang monghe, inamin nito na isa talaga siyang demonyong buto, at nilikha niya lang ang komunidad gamit ang mahika. Gayunpaman, hindi na bago ng kanyang pag-amin ang galit ni Wukong. Ito ay nag-transform sa isang higanteng King Kong na gawa sa bato. Binitbit ng King Kong ang monghe at nilamon ito ng buhay, habang ang babae naman ay kumapit sa paa ng halimaw at desperadong mailigtas ang monghe. Galit na umatungal si Wukong at inakyat ang itaas ng bundok. Nasama ang babae at nakabitaw ito pagdating sa tuktok. Biglang may isang malakas na boses ang maririnig mula sa di kalayuan. Siya ang ministrong sigang. Nasa tuktok ito ng bundok na pinalutang niya kasama ang pulang demonyo na si Neza. Lumalabas na siya talaga ang tunay na utak sa likod ng kaguluhan sa kaharian, at ginamit niya si Felicity para maibaling ang galit ni Wukong sa monghe, upang sa wakas ay makapaghiganti siya sa mga taong gumagambala sa kanyang pamumuno. Inilutang ito ng pulang ulap at inasar pa si Wukong. Di naiisip ng ministro na di naman nilamon ni King Kong ang master. Itinago niya lang ito sa bunganga niya. Alam nila na si Felicity ay isang demonyo sa simula pa lang at sumasabay lang sila sa agos para mahanap ang tunay na salarin na nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod. Napagtanto ng ministro na bigo ang kanyang plano ngunit disidido pa ring magapi nito ang mga demon hunter. Sinabihan ng ministro si Neza na atakihin sila ngunit nagawang i-freeze ito ni Wu Jing at pinalo ng buntot ni King Kong na nagpatalsik nito sa bundok na bato at nadurog. Ginamit ni Gong ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagpakawalan ng shockwave na nagresulta sa pagtilapon ng grupo maliban kay Wukong na nakayanin ang malakas na enerhiya habang pinoprotektahan ang kanyang master gamit ang buntot. Sinugod ito nang nagpupuyos na si Wukong, ngunit nagawang makaiwas nito sakay ng pulang ulap. Mabilis na hinabol ni Wukong ang babae at binasag ang bundok na itinapon sa kanya. Ipinakita kay Wukong ng demonyo ang tinawag nitong higanteng Buddha sa gitna ng matataas na tsunami. Inilabas ng unggoy ang kanyang mahiwagang tungkod at pinigilan ang malalaking tsunami na paparating sa kanila. Nagtago ang monghe sa tenga ng unggoy habang iniiwasan nila ang malalaking alon na umaatake sa kanila. Na-corner sila ng tatlong Peking Buddha, nagpakawala ang kalaban ng kidlat at nabitawan ni Wukong ang baston. Nagpupumiglas si Wukong sa sakit sa pagkakabitag sa kidlat at tubig. Inihagis niya ang monghe sa tubig. Bago pa man siya mapatay ng tatlong impostor, biglang umangat ang napakalaking palad ng totoong Buddha at binitbit ang tatlong Peking rebulto. Nakawala si Wukong sa pagkakasilo at agad kinuha ang baston. Dito pala nakaupo ang monghe nang gamitin niya ang Buddha Palm. Winasak ng palad ng Buddha ang mga Peking rebulto, nag-api ang babae at bumagsak ito sa kamay ni Wukong. Isang napakalaking aura ang lumitaw sa harap ng grupo. Binabati sila nito sa paghuli sa isa sa kanyang disipulo, na naging isang gintong phoenix na nagawang tumakas mula sa langit at naghasik ng kaguluhan sa sangkatauhan. Kinuha ng Buddha ang golden phoenix para di na ito makapaghasik pa ng gulo. Bumalik sila sa kabundukan at nakita si Felicity na sugatan at kita na ang butong anyo nito. Sinabi ni Tang na tutulungan niya ang dilag na mawala ang sapi ng demonyo. Tumanggi ang babae at sinabing palayain na lang ang kaluluwa niya at masyado nang malubha ang kalagayan niya. Umamin ang babae na nahulog ang loob niya sa monghe at tinatanong nito kung meron bang kahit katiting na nararamdaman ang monghe sa kanya. Nagsorry ang monghe at sinabing iisa lang ang nasa puso niya at ito ay si Duan na namatay na. Dahil sa narinig, namatay ang babae na may luha sa kanyang mga mata. Unti-unti itong naglaho na parang fireworks. Sumunod na eksena, ipinagpatuloy ng tatlo ang paglalakbay nila patungong India para tuluyan na nilang mabawi ang banal na kasulatan.
Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin. Para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli. Ingat!